Nasasarapan po ako na parang natatakot. Kasi first time ko lang po makaranas ng ganun sa buhay ko. Maniniwala ba kayo? Pwede kang ma-rape ng isang espiritu. Succubus, ang espiritong babae na lumilitaw sa panaginip. Totoo ba na nagiging tao at kayang manggahasa? Sa Laguna, nakilala namin ang 15 years old na lalaki. Itago na lamang natin siya sa pangalang Jeffrey. Inaakit daw siya ng isang babae sa kanyang panaginip. Nung tumira po kami sa may liblib na lugar nung namatay yung aking ama. 13 years old po ako. Doon nagsimula lahat. Tumatabi sa higaan mula sa umpisa at naging gabi-gabi na. Nakikita ko po siya. Kulay-puti po, matangos ilong maganda. Pakiramdam ko po, pumapatong po siya sa akin. Nubara niya yung short ko. Kanyang maasayla na bahagi na katuan. Ginagamit niya po ang aking ari para ipasok doon. Hindi po ako makagalaw sa mga oras na yun. May sinasabi po siya, di ko po maintindihan. Nasasarapan po ako na parang natatakot. Kasi first time ko lang po makaranas ng ganun sa buhay ko. Nakita mismo ng kanyang nanay ang kababalaghan. Nagtataka ako kasi umuuga yung kama. Sabi ko, ano yun? Ang umuungol siya, gumagalaw siya na parang may nakapatong sa kanya. Ginising ko siya. Anak! Ba't ka nagkakaganyan? Ha? Bakit ka nagkakaganyan? Hinayaan ko lang kasi baka mamaya sobrang pagod niya. Naglaro lang siya sa labas. Nanaginip lang ng kung ano. Napaihi sa salawal. Kaya hinayaan ko na lang muna. Pagising ko, nagugulat po akong ba't po meron sperm cell malapit sa aking ari. Basa na po. Ikinwento ni Jeffrey sa girlfriend ang kakaibang karanasan. Ano ba? Kayo nakapatahimik dyan ah! Parang wala akong kasama dito! Hindi na kasi tama yung napapaginipan ko. Ngayong alas tres na madaling araw, may isang imaheng babae ako nakakita. Ang ganda-ganda niya, para siyang mukhang engkantada. Na pumapatong sa akin. Kung maitindihan eh, hindi ko alam kung panaginip ba o totoo nangyayari sa akin. Babaliw ka na yata eh! Bigla niya po akong nilayuan. Hindi niya naman po pinagsisalusan. Pero pinagkakamali niya na po akong baliw. Babaliw ka na yata ba? Baliw ka na! Baliw ka ba? Baliw ka na! Baliw! Hindi kaya dahil sa matinding imagination lamang ito ni Jeffrey na natural lamang daw sa kanya bilang teenager. Hindi naman po ako mahilig manood ng mga bold. Yung pagkatask ko po tinuli, ano lang ang po yun? Yung po yun. Pero sa personal ko, wala pa po ang experience. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! First time niyang namulat sa sex at puwersahan pa. May paliwanag ang paranormal expert na si Tony Suvega. Paano nangyari ng isang espiritu pwedeng mang-rape? Merong penetration, very unique I would say, dahil sa buong Pilipinas, kung bibilangin natin yung succubus pa lang, wala pa naman silang 20 o mga ganun. Wala pa. Nakaso. Mapaglaro daw ang isang succubus, lalo na kapag nakita niya na nilalaro mo ang iyong sarili sa dilim. Yung succubus, nakikita niya kasi na itong lalaki na biktima niya, we call it sensual or erotic ang lalaki. Kaya na-attract siya, lalo na pag naamoy ng succubus yung sperm ng lalaki. Gustong-gusto ni succubus. Ano ang mga katibayan na ito ay hindi katang-isip lang? Hindi siya nananaginip. Gising siya. Kailangan niyang patunayan yun sa kung sino man ang kausap. Oo. Si succubus, hindi talaga siya gusto na agad tira-tira diretso. Hindi. Gusto niyan foreplay. So, hindi rin imposible na
na magkaroon ng ereksyon ang lalaki na tao. Paano mo lalabanan, Sir Tony? Kunwari nandiyan na ayaw mo. Hindi mo malalabanan eh. May sariling puwersa eh. Parang nakaranas ka ng isang poltergeist na si poltergeist kaya mong sabihin na huminto ka? Hindi. Babalibag niya yan. Lapitin ng mga espiritu o ng mga engkanto si Jeffrey dahil sa palatandaan sa kanyang katawan ayon sa albularyo. May balay po siya sa may batok na maliliit na hanggang sa may spinal cord niya. Kasi po, yun po yung tinatawag na channel. Sumpa yun po eh. Sa pag pinanganak po yung mga tao at may ganun, matik po yun na maging lapitin ng mga ganyan. Nagmula sa salitang Latin ang succubus, na ang kahulugan ay to lie down. Mula pa noong unang sibilisasyon ang pinaniniwala ang succubus, naging bahagi ng mga kwento at kultura. Ang magandang espiritu o engkanto, demonyo pala. So, anong klaseng demon ito? Actually, coming from the fallen angels sila. Sangayon sa mga ibang exorcist, nakatakas yung mga yan sa hell, bumaba sa lupa. Sa gabi-gabing pagdalaw sa kanya ng succubus. Masarap din po, mainit po eh. Pero kung totoo tao po yun, edi po yun. Pero hindi po eh. Hindi po mapaliwanan. Pwedeng manghina ang katawan ng lalaki at ikamatay pa. Hindi naman po talaga ako nasasarapan. Pero po, para sa akin, sa puso't isip ko po, ayoko po. Nangingibabaw yung takot ko. Parang hindi na siya yung normal na dati. Kasi yung mukha niya, takot na lagi. Tapos araw-araw ko na siyang napapansin, nag-iiba yung ugali. Palasagot siya, tapos nagagalit, tulala, na parang minsan nalilisik yung mata niya, galit. Ginamot si Jeffrey ng albularyo sa GMA Cavite. Hindi ko po naagapan tong batang to, maaaring siyang mamatay. Takot ako baka mawala siya, nawala na ako ng isang anak ng panganay, baka pati siya kunin. Sobrang galit po, patinis, sa mga, dahil sa mga kanyang ginagawa sa akin. Baka pagising ko po ng isang araw, kunin na lang po ako yung babae na yun. Nakapangingilabot. Pwedeng ikamatay ni Jeffrey kung sumama siya sa succubus. Paalis na po siya sa akin. Sabi niya, gusto ko ito. Dadalhin kita sa aming harian. Sabi niya po sa akin noon, gagawin niya daw po akong hari doon. Sabi ko, ayoko. Lagyan ko po siya ng pangontra. Minalagay akong baos sa kanyang pusod para hindi na po siya dikitan ng babae na yun. Ayoko pong mangyari sa akin uli yun. Yung mga ganung bagay. Nakaka-trauma po. Parang ayoko na rin lang pumatulog sa gabi. Simula po nung sinuri ako ni Sir Harold at binasbasan po yung tubig na iniinom ko. Nawala na po ang ganung mga insidente. Paano mo ngayon protektahan ng sarili mo? Maliligo ka ba ng asin? Hindi eh, hindi yun ganung kasimple. Ang totoo niyan, kailangan niyang magpa-exorcise. Kahit na hindi na siya binalikan ni succubus, hindi natin alam, baka babalikan siya uli. At may kasamang iba. Pwede rin palang gang rape yan. Pwede maganap yun. Tulungan ako ng Diyos na unti-unti na siyang magbago. Huwag na siyang puntahan ng kung ano man yung nilalang na gumagambala sa amin. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening,
and moisturizing Glupakos soap.